Narito na ang PTV Balita Ngayon. Malugod na ibinalita ng Department of Migrant Workers ang aumento sa sahod ng mga Filipino domestic helpers sa Hong Kong. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Caknac, mula sa dating 36,000 pesos, nasa mahigit 38,000 pesos na ang buwanang sahod ng mga domestic helper doon. Tumaas din sa mahigit 9,600 pesos ang kanilang food allowance mula sa dating 9,300 pesos. Ayon kay Caknac, natagdagan ang allowance sa mga domestic helper bunsod ng bumubuting ekonomiya ng Hong Kong. Sa ngayon ay nasa 190,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Umarangkada na ngayong araw ang PCO Community Caravan sa Lyceum of the Philippines University. Daan-daang mag-aaral ang nakilahok sa naturang programa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang sa mga aktibidad ang Media Information Literacy, Digital Literacy Workshop, on-cam auditions at iba pa. Tampok din sa naturang programa ang iba't ibang booths mula sa People's Television Network, Radio Television Malacanang, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at iba pang partner agencies. We want to impart some knowledge to them, pero we want also to learn from them. That's why we're here ngayon sa Lyceum. We want also them to be inspired dun sa mga ginagawa natin din sa PCO. And at the same time, gusto natin sila makatulong din sa nation building. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat Naomi, og mayong adlaw, LGU sa Mandawi City ng hatag og base radio antenna og mobile water filtration sa 27 ka mga barangay. Gipaniguro sa Dakbayan sa Mandawi nga bisan kun way linya sa komunikasyon panahon sa emerhensya, aduna gihapoy magamit ang mga barangay sa pagpadala og komunikasyon. Tumong sa maong lakang nga adunay ekipo gihapon na magamit ang matag barangay aron mapadali ang pagresponde sa mga kritikal nga mga sitwasyon. Mismo sila Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang nanguna sa pagpang-apod-apod sa mga kahimanan uban sila Vice Mayor Glenn Berside o mga konsehal sa Dakbayan. Samtang sila ang bahin Christmas tree lighting o pagpasiga sa ilang munisipyo, gipahigayon sa lungsod sa Cordova. Mihatag og kahayag sa kagabhion sa lungsod sa Cordova ang nagkadaiyang Christmas lights. Matod sa LGU sa Cordova, aduna sila'y kompetisyon nga gipahigayon tali sa mga barangay og mga tunghaan sa panindotay og mga Christmas decors. Pinaagi ini, masuwayan ang pagkamamugnaon sa mga taga Cordova sa pagpanindot sa ilang mga dekorasyon. Isa sa kasama natin sa competition is iba yung school, no, the 16 schools and also the 13 barangays, no. So essence dito na lahat ng mga taga Cordova at least man lang for this month mawala naman yung mga problema nila. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon!